guys, napakaganda dito. Asul na asul. Ang ganda. Ito na ang isa sa pinakamagandang beach na nakita ko. Sa video ng ito, pupuntahan natin ang isa sa pinakamahirap puntahan at pinakamagandang white sand beach na nakita ko dito sa Luzon. Ito ang Didadungan Beach ng Palanan, Isabela. Welcome to Didadungan Beach, Palanan, Isabela! Woo! Ang ganda! Solid! Ang Didadungan ay isang barangay sa bayan ng Palanan, Isabela sa rehiyon ng Cagayan Valley. Matatagpuan sa silangang bahagi ng probinsya ng Isabela at kilala sa mga magagandang tanawin at likas na yaman. Ang barangay Didadungan ay isang rural na lugar. Ang pangunahing kabuhayan ng mga residente ay agrikultura at pangingisda. Malayo ito sa kabisera ng Isabela, kaya't nananatili itong tahimik at payapa. Dito sa Didadungan ay walang kuryente, kaya madalas solar lights at generator ang gamit ng mga residente. Wala din signal ang mga cellphone, ngunit merong iilang bahay na mayroong internet kung saan pwedeng kumonekta via piso wifi. Sa ngayon, wala pang kalsada na matadaanan papunta dito dahil sa lokasyon ng Palanan na nakaharang ang northern part ng Sierra Madre sa mainland ng Isabela. Ang Northern Sierra Madre Natural Park ay ang largest protected area sa bansa at ang pinakamayaman in terms of genetic species and habitat diversity. Puno ito ng iba't ibang uri ng mga hayop at halaman na hindi makikita sa ibang parte ng bansa. Ang dahil dito, nahihirapan ang lokal na pamahalaan ng Palanan at Divilakan na makakuha ng permit sa DENR para makagawa ng kalsada mula sa mainland papunta sa tatlong coastal municipalities ng silangang bahagi ng Isabela, ang Palanan, Divilakan at Makunakon. Sa episode na to, lilibutin natin at ipapakita namin kung paano nga ba namumuhay ang mga tao dito, ano-ano ang makikita, at gaano nga ba kaganda ang Palanan, Isabela. Makakasama natin sina Tito Dom at Jeric P. Magmamotor tayo mula Tarlac hanggang Dilasag. Magbabangka kasama ang ating mga motor ng 5 hanggang 6 na oras at maliligo tayo sa napakagandang beach ng Didadungan. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure papuntang Palanan, Isabela. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Ayan guys, good morning, hindi pala. Good evening guys, today is Friday, June 14. Good evening po sa lahat, welcome back po sa ating channel. For today's video, pupunta tayo ng Palanan, Isabela. Makasama natin si Jeric P, yun, at si Tito Dom. So wakas, nakasama rin kami sa adventure. Umpisa pa lang yan. So ang gamit naming motor, ito, mga Honda CRF 150. Ayan, tatlo kami naka CRF, Team CRF. Ayan, so pupuntahan natin ang Palanan, Isabela. Sa mga hindi nakakaalam, ang Palanan, Isabela po ang isa sa mga pinaka-isolated na munisipyo dito sa Luzon. So, walang ibang way doon. Wala siyang kalsada papunta. Actually, meron siyang ginagawang kalsada pero hindi pa tapos. Yan ang pupuntahan natin. Aalamin natin kung kumusta na nga ba ang kalsada na ginagawa mula Ilagan, Isabela papuntang Palanan, Isabela. So ngayon, dahil di pa namin alam kung tapos na yung daan, kaya ang gagawin natin, sasakay po tayo ng bangka. Sasakay natin ng bangka ang ating mga motor. So babiyahe tayo ng 6 na oras sa dagat. Yung iba, sumasakay din sila ng aeroplano. Ayan. So andito tayo ngayon sa Talavera, mula dito hanggang Dilasag. Doon po natin nasasakay ang ating mga motor sa may Dilasag Port. Bali, from Dilasag Port hanggang Palanan, isaabutin pa tayo ng 6 na oras. At mula dito hanggang Dilasag, siguro nasa 6 to 8 hours pa yan. Kasama mga stopover. Tara, let's go. Ang lapit. So good luck sa amin. Time check, 7:50 PM.
So aalis ang bangka natin ng 5 a.m. So dapat before 5 a.m. andun na tayo sa May Dilasag Port. Ayan, ayan po, hindi pa kami nakakarating ng Palanan, natumba na. Okay, naka-side stand kasi. Tara, uwi na tayo. wait lang, yung motor ko babagsak na rin. Wait lang. Kasagasaan tayo. Ge. Yan, mukhang pantay na. Let's go. Ayan guys, so bilangan natin kung ilang beses tayo matutumba. Si Tito Dom nakadalawa na. Si Jeric isa, tayo zero pa. Hey, what's up? Long time no see. So ayun, nandito na tayo sa Maria Aurora. Kasama natin ang mga tropa natin vloggers dito, ha? Hindi maulan. Maulan dun, dito lang hindi. Kaya nga eh. Salamat, teaser. Salamat, mga par. Bakit may ganun yung arko? Nasa gitna ng kalsada. Bago namin isakay ng bangka yung mga motor, full tank na namin dito. Isang oras na lang, andun na tayo sa May Dilasag Port. Time check, 2:34 a.m. Municipality of Dilasag. Ito, first time natin dito sa Dilasag. Let's go. Rough road pala bago dumating sa port. Likot. Pag tayong tutumba, mabigat ang karga natin. Ito na yata par, 10 minutes before 4 a.m. Andito na tayo sa may port. Tinanggal na natin yung mga gamit, yung top box natin. Ayan. Tsaka yung bag natin, kasi kailangan magaan yung motor pag sasakay sa bangka, kasi bubuhatin nila yan. Yun, sasakay doon, no, sa bangka. Mukhang maliit yung ano natin, bangka. Pero sabi ni ma'am, kaya naman daw hanggang 4 na motor dito at 6 na tao. Hey! Adventure! para maganya na to. Okay guys. Diretso guys. May hawak. Guys. So mula dito sa May Dilasag Port hanggang Didadungan sa May Palanan, nasa ano daw yan, 6 na oras na boat ride. So sana hindi malakas ang alon. Ayan na, palabas na si Haring Araw. Ganda na sunrise dito sa ano, Aurora. So ayan, kinukuha na namin yung mga gamit na kailangan namin bago umalis yung bangka. Para mamaya, okay na. Pupesto na kami dun. Sunrise, sunrise. Ganda. Sunrise guys. So... yung silinyador, ito yung manibela. Ayan, etong kawain na to, naka-connect siya doon sa likod. Ayan daw yung cargo. Makakaway siya na sir, oh. Shout out!
Didadungan! Woohoo! So umalis tayo doon ng 5:30, parang ganun, mag-aalas 6. Ngayon ang oras natin ay 10:35. So almost 5 hours din pala. 5 hours, malayo din. Nakakahilo guys, parang akong masusuka. Ito na yung port, Didadungan Port. Asusuka ako eh! Asusuka ako! Ganito siguro feeling ng buntis. So narinig ko kay Kuya, sinabi niya mas mahirap daw kapag paatras. So mas malaki daw ang chance par na malalaglag kasi paatras eh. Good luck. Lakas lang ako sa iyo. Ayun na si Tito Dom, oh. Safe Tito Dom. Ito na yung kay Jeric. Bro, ba't active na active ka ngayon? No, kanina nandun ka lang. Ayan, so ayan, naibaba na yung mga motor namin. Okay, time check guys. Ano na? 11:30 PM. Hanap tayo ng makakainan natin dito. Tsaka hanap tayo ng resort or transient kung saan pwede tayong mag-overnight. Okay. Gusto ko halo-halo. Sabi ni sir, meron daw resort dito, mga 10 minutes lang, malapit lang. Pangalan daw ng beach, Dragon Beach. So yun pupuntahan namin ngayon. At pwede daw magpaluto doon. Mamaya, paluto tayo. Thank you sir. Wala na po kami. Asan ang daan? Ah, ito. Dito siguro, no? Ikiraan po. So, kung pupunta po kayo dito, mas maganda talaga ang gamit yung motor is ano, enduro. Kasi ito puro rough road. Feeling ko 90% ng daan dito rough road or 80%. Mukhang medyo matarik to guys, ah. Let's go. Ang bigat pa naman ang gamit natin sa likod. Ah, hindi, ano lang, hindi siya ganun katarik.
humangat lang yung harap natin kasi ang bigat ng gamit natin sa likod. Downhill. Oh, hirap pag mabigat yung motor, eh, no? Yung gamit nagbo-bounce yung likod. Dulas. Grabe guys, napakaganda nung ano, yung beach dito sa kaliwa natin, nakita namin. Hindi ko lang mapakita sa inyo eh, kaya lang ang lapad niyang ganun, no? Tapos kulay white, parang pinkish white yung sand. Hindi, mamaya ililibot namin kayo dito. Opar, nangyari. Dulas! Sumasayaw yung motor! Kahit dito pa lang puti na yung buhangin eh. Oh, ang pino. Anong pangalan nito? Ito may resort na rin dito pero dulo pa daw yung ano eh. Yung Dragon Beach. Sabi nung mga lokal, doon daw yung pinakamaganda, doon sa may Dragon Beach, kaya doon tayo pupunta, guys. Ang kagandahan doon, pwede daw magpahuli ng isda sa mga dumagat tapos lulutuin nila. Sarap noon. Sariwang isda. Ang ganda ng bahay, oh, gawa sa wood. Pwede po yung motor dyan? Thank you po. Salamat. Sakto-sakto lang yung motor namin, no? Woohoo! Yan ang adventure! Woohoo! Ang ganda! Ito oh! Ang ganda nito oh! Ayun, nakita na namin yung Dragon Beach dito daw. Tapos may nakita ako dun, may nakita ko Starlink. Maganda? Paraiso? Paraiso daw sabi ni Jeric eh. Oh, paro, galing ng motor ko, tumatayo mag-isa. Amazing. Oh. Tumatayo na siya mag-isa, oh. So guys, eto, andito na tayo sa Dragon Beach. Napakaganda dito. Mamaya papakita ko sa inyo, iikot tayo dito. Par, magkano kasi yung ano, per head? 100 pesos only. Overnight na yun. 100 lang, guys, overnight. Ganun kamura dito. Grabe, isipin mo 100. Pag day tour, 50 pesos. Tapos nakausap natin si ma'am, pinag-prepare niya kami ng merienda namin at saka kape. Tapos, nagpaluto na rin kami. Nagsaing na si ma'am at saka magluluto. Meron daw silang ano, paksiw na isda at saka
Octopus. Gutom pa naman kami. Di pa kami nag-almusal, di pa kami nag-lunch. Silipin lang muna natin yung beach. Silip lang muna. Habang maganda yung sinag ng araw. Ito yung ano. Dragon Beach. Ito yung dagat. Tignan nyo kung gaano kaganda. Ayan, no? Puting-puti. Puting-puti. Tapos yung kulay ng dagat. Asul na asul. Ayan. Pacific Ocean. So, mamaya, libutin natin yan. Pahinga lang muna tayo. Ayan. So, meron tayo ditong tinapay. At kape. So, may nakita ako dun Starlink. At may nadidetect na wifi yung cellphone natin. Tara, magtanong tayo ng wifi dito. Kasi kailangan natin i-update si Mrs. kung nakarating tayo dito ng maayos. Kasi nag-aalala siya eh. Sabi kasi malakas alon dito eh. Buti, swerte kami. Hindi malakas ang alon ngayon. Mainit lang sa paa. Wala tayong chinelas. Wifi hunting. Tao po! Wala yatang tao. Ganda nito oh. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Sumasagot. Au! Au! Ang init pa! Wala po sila? Nasa bayan yung wifi. Umalis daw sila yung may-ari ng wifi. Pakita ko ulit sa inyo yung beach. Maganda talaga. Diba? Napakaganda. Dito, puting-puti yung sand, tapos sky blue yung dagat, tapos dark blue banda dun. Tapos tignan mo dito sa kanan. Bundok. Ganda. Ay, napakaganda talaga. Tapos ang haba niya, no? Sa likod niyan, meron pa. White sand din. May nakita kaming ano, tatlong falls doon. Kaya lang, para mapuntahan yun, kailangan daw magbangka. Dadungan po, wala po talagang kuryente. Wala po, sir. Pero sa Palanan, meron po. Ano? Sa Palanan po, meron. Pero dito po, kalimitan po, puro generator, saka po. Siguro, kukunti pa lang yung mga nakatira dito sa Didadungan. Marami rin. Marami po, na sir. Po. Kaya lang po, malayo po, wala po, hindi pa kayang abutin. No? Hindi pa kayang abutin. Sa mga may sa UTI, mga UTI, ayun. Po. Pwede po lulus pala sa inyo to. Po, kinakain po nila kasi matamis naman daw po yan. Oh, nakakain pala siya, edible siya. Nay, paano, kunwari? Mayroong gustong pumunta dito na taga Maynila, ganun. Paano po kayo kukontakin? Ay, may contact po ako na pagka mayroong pong wifi po dyan, open naman po ako sa Facebook. May Facebook po ang kwan. Anong pangalan po ng Facebook? Blanca Cabaldo lang din. Blanca Cabaldo. Ayan guys, so yung Facebook ni ma'am ilalagay natin sa comment section or sa screen. Ano pong dialect? Ano pong salita niyo dito? Tagalog lang. Tagalog lang. Walang Ilocano rin po ako kasi Ilocano yung tatay ko. Pero dito po talaga kayo lumaki sa Didadungan? Opo. So may Ilocano din pala dito. Sa Colasi po ako pinanganak. Sa Colasi. Tapos lumipat po kami dito sa Didadungan. Dito na po kami tumanda. Pwede po makita na yung kwarto namin? Kung gusto niyo po sa Ipili daw tayo. Saan po ba yung maganda? Ay, tingnan na lang po. So dito sa baba. Ayan, pwede kayong magparty-party dito. May video, okay. May ano na naman sila eh. May generator naman po, ano. Pwede po kami mag-charge ng mga gadgets namin. Pwede po, mamaya, sir. Mag-under lang po tayo. Ha? Magbabayadan nyo po yung crew. Gasolina po, ano. O, sige po. Kahit sa ano, ganun eh. Sa Palawi Island, doon nagpunta kami. Pwede po mag-fishing dito? Opo. Pwede po. Diyan po pa sa tabi. Tama, may makukuha na po dyan? Opo. Diyan po nangangawal yung mister ko. Ay, pwede po kami magpahuli yung fresh. Opo, basta. Try natin. Hindi, gusto ko mag-fishing. Try muna natin. Tayo mismo manghuhuli ng isda. Opo.
Libre tayo Nay, ng pudas. Totoo ba na lumalakas daw yung alon dito? Kaya so, minsan po, walang biyahe? Pagpuan po, talaga pong lumalakas po lalo na pag meron pong sama ng panahon. Po, wala naman pong ano, wala pa pong na lumubog na bangka, ganun. Eh marami pong nalulubog na ditong bangka. Uy, naku! Atatakot na si dito, Dom! Sorry na lang, safe na tayo. Masama po ang panahon po. Pag masama lang ang panahon. Ah, pag masama lang. Talagang mayroong anong nasa balita. Anong nyo po marirecommend pumunta dito yung mga tao? Anong summer ba? Ngayon? Ay, summer po, ganito po. Basta summer. March, ganun po. Guys, tara, pakita ko sa inyo yung kwarto. Magiging kwarto natin ngayon, ngayong gabi. Wow. Ay, open pala siya. Open pala dito sa taas. So, sabi ni ma'am, kung saan daw namin gusto matulog, pwedeng dito, pwedeng doon. Nandito si J4. Pumuntaan yan, si J4. Buo na to, di ba? 100 pesos. Lahat yan, kayo sa taas. Wala. Collection na, 100 pesos per head. Oh, per head, per head. Kung saan po kayo, di 1,000. Saan pa po yung ibang rooms? Ayun, papakita din ni ma'am, meron pa mga ibang rooms. Para makita ng mga viewers natin, para may mga options sila. Next room natin, itong nasa kabila, guys. Ay, parang gusto ko dito. Ako din, parang gusto ko dito. Di tayo kasya. Nasa tayo, par. Tag-isa tayong room. Pwede lang po. Wala naman po tao, no? Hindi naman po malamok dito. Wala po. Uy, dito na ako. So, ito yung isang room, guys. Ano po tawag dito, Nay? Sa room, may bed. Tapos may extra. May mga ginagawa pa silang ano dito, mga rooms. Ito, ginagawa pa daw to. Ito yung isa. O, ito yung isa. Hindi pa po masyadong natapos. Kasalukuyan sa ayan, hindi pa tapos. Oh. Mahirap po kasi ang buhay. Alam nyo, Nay, kaya kami nagbo-vlog kasi isa yan sa layunin namin, yung makatulong kami sa mga lokal. Tulad nung ganito, hindi pa masyadong kilala. Kaya pinopromote po namin para... Kasi madaming magagandang lugar dito sa Pilipinas, kaya lang yung iba kasi hindi po nila alam. Kulang sa explore, kulang sa pagka-advertise, no? Kulang sa marketing. Tulad yan, para iso, tignan nyo. Ito yung kwarto, ito yung, tignan nyo, ito yung kwarto, tapos ito yung beach, nasa harapan niya mismo. Oh. Tapos, 100 lang per head. Grabe, nakaka-relax talaga dito. Sulit yung biyahe natin na 6 na oras sa bangka. Hindi, 5 lang pala. 5 hours lang. I can fly, I can fly. Oh. Sige, par. Ganyan kaganda dito. Hmm? Sungayan. Sungayan daw tawag yan. Saan po nahuhuli yan, ma'am? Ah, meron dito. Sa Ghana pala sa ano to eh. Sa mga tawag doon. Laman dagat. O laman dagat, no? Ito si Sir Joel, nagluluto ng ating octopus. Si Sir Dragon. Si Sir, ah, kayo po si Dragon, sir. Ayun. Nice to meet you. Ito, ito yung... Yun, nice. Sarap. So, ito pala yung CR nila, guys. Oh, yan. Ito yung papaya, oh. Napakapayapa dito. Yung harapan mo, beach. Tapos, ayan, napapalibutan ka ng mga buko. Tapos, meron kang mga alagang manok. Tapos, meron kang mga prutas. Papakuha tayo ng fresh buko juice pagkatapos daw magluto ni Sir. Ni Sir Dragon. Ito, papakuha tayo ng buko. Dito lang pala kukuha. Ang baba lang, oh. Cheers! Sarap. Matamis siya, matamis. Kasi meron mga buko juice na maasim. Ito matamis to. 10 piso buko juice. Ang makakita nang ganun sa 10 pisong buko juice. Atin to. Nakaka-refresh. So, sobrang tamis. Pwedeng ilagay sa kape. Cut. Guys, napakaganda dito. Tara. Ay, lapit tayo. Woohoo! Yan, oh! Grabe! Tignan niyo yung buhangin! Tignan niyo gano'ng kapino! Tapos tignan niyo yung dagat! Asul na asul! Woo! Ang ganda! Ito na ang isa sa pinakamagandang beach na nakita ko dito sa Luzon. Welcome to Dinadungan Beach, Palanan, Isabela! Woo! Ang ganda! Solid! We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Ano? Pinong-pino, puting-puti. Sobrang ganda dito.
Tara, pakita ko kung gano'ng kalinaw ang tubig. Grabe pa rin sa ito, paraiso talaga oh. Bumabaon yung ano natin, mukha natin, bawat apak natin, oh! Tapos, napapaligiran tayo ng mga bundok ng Sierra Madre. Ganda! Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles come fold my hand. Let's find something new, me and you. The color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Natin si ma'am. Ano daw, mahirap daw yung bigas dito. Umaabot daw ng 3-3 sang kaban. Pero meron naman daw bukid dito, kaya lang minsan nagkukulang. Tapos ang mahirap pa dito yung ano po, kuryente, no? Tsaka krudo, mahirap din daw. Kasi dito wala pang kuryente, kaya generator lang ang gamit nila. Kaya lang problema, minsan walang deliver ng krudo, kaya hindi nila nagagamit yung generator. Ayan guys, kakagising lang nila kasi ginising ko sila. At tulog sila eh. Wala, ako lang yung nagsiswimming doon sa dagat eh. Kaya ginising ko sila ngayon. Magpo-falls naman kami. Meron daw falls dito na malapit na daanan namin kanina, sabi ni Tito Dom. Tsaka ni sabi ni Ma'am. So puntahan namin ngayon, doon kami maliligo kasi malagkit maligo sa dagat. Ganun ko lang. Malapit lang dito. Ano lang yun ko? Yan yung falls, sa left. Ah, dito na pala yung falls. Sabi ni Ma'am, okay naman daw dito, kulang lang sa develop, kailangan mag-develop. Ayun, kasabay natin maligo yung kalabaw ko. Ah, yung tubig na yan. Ito, yan yung falls. Ah, ito na yun. Ito.
Magdala pa kayong drone, ha? Dala pa kayong drone. Pero pwede niyan for natanggalan ng kanyan. Shower. At saka malamig, importante. Ang kagandahan nito, pagkatapos maligo sa dagat, maligo ka dito. Ay, malamig! Ala, malamig nga, parang sweater eh. Ayan, oh. Malinaw din, par. Ah, kalamig! Ayan. Ang tawag dito ay Pals! Pals! Ah, dito din sila naglalabo, oh. Ayan, dito pala nanggagaling. Dito pala nanggagaling yung ano, tubig. Lagi na gamit doon sa CR, doon sa resort. Ayan oh, may mga host papunta doon. Dapat pala nagdala na rin tayo ng sabon. Oh, lalamig! Oh! Ulit par, ulit par, din na record. Lalamig, lalamig! So guys, ganito pala ginagawa nila para sa host, para sa tubig nila. Ayun oh, nilagyan lang ng ano, ng mineral, yung pinakadulo ng host. Oh, tulad nito. Tapos yan, connected na. Papunta dun sa resort. Tapos, dito nanggagaling yung tubig. Dito sa taas. So, dito galing. Oh. So, dumadaan yan sa mga bato-bato. Ah, ito pa oh. Ito, laki nito oh. Ayan oh. Dito na punta yung ano, tubig oh. Tapos may host doon. Ayun. So dito pa lang nafi-filter na yung tubig sa mga bato-bato. Kaya malinis. Hello. Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Manas po. Manas? Ikaw? Siren po. Siren. Siren. Ganda ng pangalan nyo ah. Mia po. Mia. Mia. Ganda ng pangalan. Hello. Kami nagaraya pa ako dito. Ayun, bigay ni ano, Kuya Je. Oh. Para mga ninja. Para mga ninja tong mga to. Oh. Oh. Nasaan katawan ng mga 'yan? Oh. Meron tayong nakaharap na bagong impormasyon ayon kay Ma'am na may-ari nitong beach resort. Ay daw tinawag na didadungan kasi hinango sa word na daungan. Parang dinadaungan siya ng mga bangka. Kaya naging didadungan. Okay guys, kain na tayo. Time check. Anong oras na? 7:38 PM. Ito yung ulam natin. Yung bali ito yung ano kanina, yung octopus pugita. Bali nilagyan lang ng gata. Tapos nirecook. Tapos meron tayong sunny side up at ayun, isda ulit. Maya-maya. Kain na. Kain. Pray lang na mabilis. Lord, salamat po sa pagkain ito. No, basbasan ito ang magtalak sa aming katawan. Salamat po sa nagahain ito. Pagpalain ito sila. Ito po ang aming dalahin. Sa tanging pangalan ni Panginoon Jesus. Amen. 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 Let's go. Kita kits bukas. Bye-bye. Babalata ko na to, ha? Guys, ganyan yung kalalim mo. Ang gantuod, oh. Kaya to, kuya? Kaya to? Ang lalim. Malalim ba yung kuya? Malalim? Ay, lampas tao pala. Lumagon. Tingin lang tayo sa taas. Tingin tayo sa taas. Kasama natin si Sir Aldrin Almonte. Ay, ito na. Wow. Wow. Ang ganda. Pwede nyo namin daw. Yeah, do not pass. One, go!